Ito ang unang araw ni Zeki upang magturo sa klaseng ito. Ngunit pagpasok pa lamang niya ay pinagtripan na siya agad ng mga estudyante. Sinipa niya ang upuan at tinignan ng mga nagtatawa ng estudyante. Napahiya siya kaya lumabas na siya ng kwarto. Nais na niyang umuwi upang magpalit ng damit. Ngunit pagkasakay niya sa kotse ay may iba pa palang prank para sa kanya. Galit na galit siya at hindi na niya kayang tiisin pa yon. Sabay labas ng pinto upang mag-higanti. Ayaw na niyang magaya sa iba pang mga naging guro ng klaseng ito. Si Zeki nga pala ay dating nakulong at nang makalabas ay naging teacher. Muli siyang bumalik sa classroom at nakita niyang iilan lamang ang estudyante. Nagulat ang mga ito sa kanilang nakita. Inassemble ni Zeki ang baril niya. At lumabas sa bintana upang tawagin ang ibang estudyante. Tinawag niya ang mga ito ngunit hindi siya pinansin at ang ilan ay binastos pa siya. Nagalit si Zeki kaya tinutok niya ang baril. Saktong tumama ang paintball sa mga bata. Ang dalawa ay sinubukan pang tumakbo ngunit nataman pa rin ito sa binti. Umakyat sa bakod ang naka-checkered na lalaki upang tumakas. Pero sinigaw ni Zeki na naiwan pa niya ang bag niya. Dahan-dahan niya itong kinuha. Sabay sabi naman ni Zeki na magsiakyatan na kayo. Nag-umpisa ang klase na nakasimangot ang bata habang nagtuturo si Zeki. Ang batang babae naman na ito ay umiiyak. Sinabi ni Zeki na manahimik lamang sila hanggat di patapos ang klase. Si Lizzie ay pumasok upang manghingi ng chok nang makita ang babaeng umiiyak. Sinabi lang ni Zeki na manahimik ka. Kinagabihan ay hindi pa rin nagpapahinga si Zeki. Binubutas niya ang pader na ito dahil alam niyang may nakalibing na pera dito. At nais niyang kunin ito. Isang araw ay nakatulog siya sa isang lecture hall at muli ay pinagtripan na naman ng mga estudyante. Habang naglalakad ay pinag-tighten jeanan siya. Nakita naman siya ni Lizzie. Masakit ang kanyang tenga at duguan kaya muli na naman silang nagalit sa mga estudyante. Nang ibigay sa kanya ang resulta ng exam ng mga bata, ay wala man lang ni isa ang pumasa. At ang highest score lang ay 6. Walang duwa na ang buong klase ay puro kalokohan lamang. Si Zeki ay nag-organize ng field trip kasama ang mga bata. Ang kanilang pupuntahan ay hindi magandang lugar ngunit isang bahay ng kanyang kaibigan. Madumi at nakakadiri ang lugar na ito. Nakita nila ang kaibigan ni Zeki. Siya ay nasa isang rehab, maya-maya ay nagsuka ito ng parang bula. Ipinakita lamang ni Zeki ang magiging buhay nila kung hindi sila mag-aayos. Siguradong hindi ito ang buhay na kanilang inaasam. Kinausap niya ang mga ito na parang mga kaibigan. Ipinaramdam niyang na-appreciate niya ang mga ito. At dito ay nag-umpisa ang kanilang magandang ugnayan. Sama-sama silang nag-drawing ng graffiti sa tren na ito. At sabay-sabay din tumakbo mula sa mga pulis. Si Zeki ay mas naging involved sa school at naging isang theater instructor. At dahil sa kanilang pagtutulungan ay nagwagi sila sa competition. Masaya si Zeki maging ang kanyang mga estudyante ay minahal na siya. Sa wakas ay nakahanap ng tiyempo si Zeki na hukayin ang lugar. Si Zeki ay isang magnanakaw noon at nang siya ay makulong dito itinanim ng kaibigan ang perang nanakaw sa bangko. Nang makita niya ito ay labis ang kanyang kaligayahan. Ngunit sa kabila ng saya ay naguguluhan din siya. Dahil pwede naman na siyang umalis sa eskwelahan na yon at gawin ang gusto niya. Pero napamahal na siya sa mga bata at ayaw nang umalis. Nakita naman ni Zeki ang pagbabago sa ugali ng mga bata. Naging masayahin na ang mga ito. Habang si Lizzie naman ay nalaman na ang kanyang nakaraan. Alam niya ng kriminal si Zeki. Nasasaktan siya sa nalaman kaya umiyak na lamang siya nang umalis si Zeki. Nagtaka ang mga bata kung saan nagpunta si Zeki. At hindi rin alam ni Lizzie ang kanyang isasagot. Sila ay nagkaroon ng final exam at dito nalaman ni Lizzie na siya ang inspirasyon ni Zeki upang magbago. Isang babae naman ang pumasok dala-dala ang sulat at isang itim na bag. Nakita ni Lizzie ang limpak-limpak na pera. Bigay ito ni Zeki upang tulungan siya pati ang kanyang kapatid na babae. Dito ay napatunayan ni Lizzie na mahal niya na din si Zeki. Sinabi naman ng babae na maaaring bumalik sa dating buhay niya si Zeki kung hindi na sila magkakatuluyan. Kaya naman napaisip ni Lizzie at hinanap ang lalaking minamahal. Dumating naman ang principal upang bantayan ang mga bata sa pag-e-exam. Laking gulat niya na ang dating mga demonyo sa klase ay naging anghel. Si Zeki naman ay nagbabalak na muling magnakaw sa isang bangko. Ginamit naman ni Lizzie ang imbensyon ng estudyante upang kausapin ni Zeki. Inialis lamang ito ng kanyang kasama. Tinakpan na nila ang kanilang mukha. Nang biglang may kumatok sa bintana ng sasakyan. Ito ay mga bata na nais maging guro si Zeki kapag lumaki daw sila. Nakita din ni Zeki ang tren na sama-sama nilang kinulayan ng mga bata. Nanaig ang pagmamahal sa mga bata kaya umalis na lamang siya kasama ng mga ito. At sa dulo ng istorya pinakita na sila ay nagkatuluyan ni Lizzie. Bumalik din siya sa eskwela. Ang dating mga loko-loko ay tuluyan ng nagbago. Wala ni isa sa kanila ang bumagsak.
Ang lahat ng ito ay dahil sa inspirasyon na ibinigay ni Zeki sa kanila. Ang kanilang pagkikita ay nauwi sa mabuting katapusan. Magkaiba man ang pagkataon nila, subalit ang pagmamahal ni Lizzie ang talagang nagpabago kay Zeki.